on IBC Channel 6 Palo Leyte. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. This has been the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon with the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Right here at IBC 6 and 87.7 Fiber Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niya na, opinyon ug solusyon. Right here at IBC 6 and 87.7 FM Manila Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Tuesday morning po sa inyong lahat. Good morning, sir. Yeah, good morning, Ms. Jam. May ang kulay pa lang ay melon. amoy melon. Oh, di ba? Mayang hapon, meron amoy. Ganun naman palagi yun eh. Anyway, si Rex Peter Rest nga pala, no? Ay, nag-log on ngayon. Happy Tuesday, Chito and Jan. Ayos daw. And sa 22nd, huwag niyong kaliligtan mga kaibigan. It's gonna be Saturday, no? Lahat ng alumni ng Leyte Normal University, Leyte Normal Laboratory School, Leyte Normal School, Leyte Normal, Leyte State College rather, yun. Yan ang pangalan ng Leyte Normal. No? Ganon. Good morning kay si Andre Viernes. 22 ha, lahat ng alumni ng Leyte Normal ay tayo ay dadalo sa homecoming, no? Sabi dito ni Miss Jam, good morning kay Doc Rogi. Then Hector Go maupay nga aga, and then so Peter Pascual, si Monet na Molina Ligara. Or Lihara ba ito? Ligara, no? Oo. Eh bago tayo mag siguro ko discuss pa ng ibang ano. Tingnan natin 'tong mga nagbe-birthday today. Unahin natin si uy, si John Paul Baklaw ko. Siya yung nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, John Paul. And then din kay former mayor Chari Chan. Birthday niya ngayon. Si Julianne Denetrosa Garcia. Happy birthday, Catherine po. Happy birthday din si Mom Baby. Mom Carmelita Sustento. Happy birthday to you. And ganun din si Ren Maray. And then si Edson Malaki. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. May you have many, many more birthdays to come. Enjoy your day, alright? Okay. Enjoy ko na your pancit day. Magpakantong kayo. para ayos. Uso diba? Pa ba yan ngayon? Ayun naman. Tungod dito yung kabisiton, mga schedule itong tao, danay. Kahit sa ang opisina, eh, ano? Ito, sumayan niya na, sir, kuan, magpapakater. Ah, oo, cater. Pag wala ka ng time na mag-prepare, catered na lang. Oo, di ba? Mm-hmm. Si, ano, ha? Si, Ma'am Sonia Tamparia. Mapayngaga, Mana Sonia. And then, si, Sis Marlene Espejo. Mapayngaga. Miss Jam, ay meron tayong activity sa RTR. Mm-hmm. Pwede mong pakiyan, no? Bigay paliwanag mo sa ating mga
nanonood ngayon. Oo, kay di ba sir, mapatron na manggo dito na Juan, Tacloban. Sanod do, yan ang June 30. June 30, oo. So, may da, every night, may da dito, anong tawag ito sir? Karigudigo. May pasalida. Oh. Bagat mga event, ano, may mga programs nganto. So, niyan nga gabi, June 18 kita yan ang adlaw 2019. So, niyan nga gabi may dadid to event nga paghihimuon ha may RTR Plaza Tacloban City. So, iton alas 7 iton gabi mag-start iton programahan mga huyuhuy han aton kultura. Kanina nag-loading ako yung nga huyuhuy. Nagpakayana ako. Ano ba yung huyuhuy? Huyuhuy ba yan? Huyuhuy ba? Oh, akala ko huyuhuy bagat para ha ako nung hindi pa ako nagtanong kuan inin nga bagat history. Hindi pala. Sorry, kanta, history. Pareho la ba ito? Basta all you have to do is tell a story, tell tales of the past. Oh, I see. So, amat pagbaga to reminiscing the past. Culture of the arts. So, mga pinginin ni pagkita, sir, kay syempre, maaano ni mo itun, makikita ni mo itun, hulagway. Hulagway talaga. Kung ano ang mga kadaan. Oo, ang mga kadaan, di ba, nga mga kultura nga, pero siguro ko until yan na, ano, ginpa-practice mamang ginawa ito, naman, kasi diba? Pag wala, hindi mo ginawa yung kahapon, ay hindi ka makakarating ngayon. Char, kan maramakita ka, Jose Rizal ito, sir. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, no? Char. Kasi tayo naman talaga, mas mayroon pang mas future sa atin, eh. Yung susunod pa sa atin. Oo, di ba? So, amo iton nga kinahanglan liwat hira mahibaro or makit an liwat nira iton na history or mga tradisyon iton na kultura iton waray nun. Yes. Ang so, ba? Oo. So, ini, an sponsor ni sir is a provincial government of Leyte. Oo. Mm-hmm. And, Council for Investment, Tourism, and Culture and the Arts. Oo, amoy ninyo't bang mga sponsor and responsible agency. Kasadyaan Kultura Litenya Incorporated or CASCO. Tapos sa Pintados Foundation Incorporated. Amoy ninyo't nag-sponsor nganhin mga agencies nga responsible inin nga aton event. And then pagka alas 8 itong gabi, may da Sir Leyte Got Talent. O, di ba? Igawas natin yung talent, sir. Makato ka ba? Mabuli ka ba? Amo, sir, yung toinks. Di ba? So, kung may dadalaw, may dadalaw kita ito ng mga talento, di ba? Why not? So, kung hika mo yan na, nga namamati ha ito na 87.7 FM Idol Radio, nga na nagkikita. Ito na itong free channel ha, IBC6. So, niyan nga los 8 itong gabi, pakaduka mo ha, RTR Plaza. May dadid to, paghihimuon nga, Leyte Got Talent. Oo. So, bangin amo na init im chance para ma-discover nga na maigawas itong imo talento. Diba? That's right. Oh, tsaka, so, duro ito yung kaupay. Yan ang, yan ang magiging activities. Actually, may da pa, usa. Oo. Pagka alas 10, imedya ito na gabi. Late section. Yes, may the late section band. Oo, video. Si Sir Lolo yan, kakanta dyan eh. May video and sing-along. Diba? Siyempre, sir, mga Pilipino, di rin nawawara itong kultura, itong pagka makikantahon. Kaya minsan nakikita ko doon. Ibali na daw sintonado. Kaya nga minsan nakikita ko doon sa Facebook, uy, yan to, kumakanta si Miss Jam. Oo, di baling sintonado, basta kumakanta pa rin. Tsaka nakita ko rin yung anak ko, mayroon siyang post na kumakanta siya, nagigitara pa. Oo, di ba? Magaling. Sabi pa ni ano, ha? Doctor Nelson Bernardo. O, di ba? Good morning and salamat, Brad. Ayos. Kasi ito yung bagong doktor walang pasyente si Eagle Scout Dr. Nelson Bernardo ng Leyte Normal University, doon siya nagtapos sa Eastern Visayas State University ng kanyang doctorate. Oh, di ba? And good morning nga pala kay Pong Dolina and si Sylvia Gomez Anabul. Hindi ko lang kung alam kung andito na siya or siya ay parating pa lang.
Anyway, if you are in the US right now and right there, good evening. Kung andito ka na sa Pilipinas, good morning. Risa Montano Galeando in Hong Kong. Mm-hmm. Ay, andun na yata yung t-shirt. Basta binigay ko na kay Inday. Si Jose Santos. Sa Whopping Aga, Joe. Wherever you may be right now. And si Ma'am Juliet Pretensio. Whopping Aga. Happy listening and happy watching. Okay? See you next week sa Dekada. May Dekada kami ng Divine Word University. Eh, sa 22 naman, sa 22nd, ang attend naman ako ng Lady Normal University. Oh, kasi nung elementary kami, Miss Jam, doon kami sa Lady Normal University. Nung mag-high school, eh, napunta kami ng Divine Word University. Mm-hmm. Nahati nga lang dahil after a while doon sa Divine Word University, sa third year naman, napunta naman tayong Leyte National High School. Paiba-iba. Oo, kasi alam mo naman, mahal natin din yung scouting. Kaya yun ang nangyari. Si Noel Bailon Marquianos, Engineer Noel Bailon Marquianos, maupay nga aga. Alright. Ayoko nung pagduruha. Sabi ni Brad Nelson. Salamat Brad para kan Ma'am Lydia as my advisor. Oh, okay. Kasi advisor niya si ano eh, si Dr. Lydia. Isa rin doktor na walang pasyente. Pero magaling itong si ano, si Dr. Nelson eh. Ito yung sumunod sa akin eh na Scout Citizen Awardee ng Lady Council ng Boy Scouts of the Philippines. In fact, siya yung ating Executive Vice President ng Eagle Scouts Organization of the Philippines. And, Risa Montano Gariando, I hope na narinig mo yung message ko a while ago, no? Na nandun ka Inday yung t-shirt, pinabibigay ko dun sa inyong bahay. Kung sinong nandun. sabi niya, good morning to Sir Chito and Mom Jam. Anyway, anong masasabi mo nga pala, Miss Jam? Maisingit ko lang ito, ano? Tungkol doon sa, ano? Nabangga. Ah, ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Bakit kaya mayroong ganun? Tayo, pag nakakabundol, binabalikan at dinadala sa ospital o kung kinakailangan, di ba? Talagang inaalagaan. Mm-hmm. Pero ito, ang sabi, binalikan, inilawan, iniwan. Hashtag. Hugot for the day. Pwede palang ganun. Actually, ano, marami din ang mag-agam-agam ito, sir. Ano, kay, kumbaga, the investigation is ongoing man, di ba? Pero kumbaga, pagbabasihan natin, bagat haakon part, haakon opinion, naluluwi ako partihan aton mga, syempre, mga fishermans na aton mananagat, di ba? Na akong tawagon. Kasi, imagine na, nagpapakabuhi labahira ba? Tapos, masusugad it era, ano, kabutangan, di ba? So, bagat, and then, mayroon lang akong isang parang hindi, bagat napunaalaan, no? Bagat ano na, yung isang message from the secretary, ano, na sumering hiyang nga, hindi naman pala, ano, di ba? That please lang pala. Parang ganun. So, ibig sabihin, pag hindi pala nabangga sa gitna, pag hindi ka pala na, ano, sir, pag hindi ka pala nabangga sa gitna, hindi yun sinasadya. Pag napuruhan ka, tapos namatay kayong lahat, yun, ganun, sinasadya yun. At saka, ano, ha? Kagaya ng sinabi ko kanina na kahit the placement lang yun, sana ay inihaon doon sa ano, sa dagat. Na yun nga din yung parang ano, diba? Nakita mo na na lumubog sila. Nakita mo na na adtuan mga tao, kumbaga, nananalingkamot. Kaya ko to. Oh, diba? Nagsisikap na talagang, kumbaga,
diba, kumbaga sa kon, run for your life, swim for your life, diba? Yeah. Oo, amo ito niyat kon nga, nakikita na nira na, kumbaga, haaton, basically, as human being, makita ka nga ni nga, bagat may da, nagkukuring nga da, or nakikitan mo nga, in need, hinbulig. So, ano ba itong first na instinct na imo pagbubuhaton? Diba, syempre, bubuligan mo. Yes. And how is it na, nasugad nga, nakita na nira nga, bagat, bayaan. Nabundol an bangka ano tapos nakita nila nga lumubog itong hiya tapos siraan mga tao tapos gimbayaan so ay laking pasalamat talaga natin amoy ito nit pinaka sad oh laking pasalamat natin Miss Jam ay silang lahat ay marunong lumangoy ay syempre sir diba waray man siguro liwat itong mananagat nga de minsan by accident marami din ang mga mananagat na nawawala din sa ano pasalamat lang tayo din na nakapag-communicate sila sa pamamagitan ng facilities, ng equipment, rather, ng Vietnam. Ayun, diba? Mabuti pa yung Vietnam. Oo, amo nga ni... Amo gipit ito ta question, diba? Kaya ano nga... Ulitin ko lang, ha? Mas mabuti pa ang taga-Vietnam. Tumulong. Mas mabuti, ha? Kung may ano, kung magamit ka, sir, in word nga mas, karasin may comparison yun. Oo. Oo. Eh, parang diba? Kumbaga sa Bisaya, para sir, gibuti-buti. Huwag ka lang magsasalita. Diba? So, napakahirap balitaw itong nga side nga nakita ka na bagat kailangan nila ng tulong and all of the sudden, ikaw, kayo, diba, gimbayaan lalugod niyo. Instead na, you know, helping hand sana. Diba? Within by accident man or by intention, diba yes. Sir? Within the year, Miss Jam, baka ako'y mapunta ng Vietnam. Pagdating ko doon, lahat ng tao, papasalamatan ko. Char, lahat talaga na. Pag makakasalubong ko, thank you very much for helping our fishermen. Kami naman pupunta ng China. Anong gagawin ko doon? Well, who are you? I don't know you. Ikaw sa Vietnam, ako pupunta ng China. Diba? Ano man ito yung magsisiring nga dito, balitaw, ano? Anyway. Nakakalungkot, diba sir? Pag... human instinct kasi, pag bisan ano-anohon pa, ano man yung mukaraot itim batasan. Pag ikaw may the human instinct, I mean, you know, by nature, ito pero ikaw. Pero hindi naman na lahat. Kasi dito, actually, medyo ang dami namang mga magagandang loob na mga inject. Matitino, syempre. Yan ang mga matitino. Dili nga niya sa random. We're talking about the kuan, the incident happened. Nga ito nga place. Kung sino lang siguro ang mga sakay doon. Oo, kasi yung mga sakay doon. Ano, pagpunta ka ng China, tanongin mo, sino mga sakay doon? Hindi, ikaw ba sakay doon? Kasi kung sakay ka, I don't know you. Who you? Dito balitaw, sir, nakakalungkot ito niya nga part. And diba, ang tawag ito, and the only witness na nakakitaan yung bunggo daw hira, diba, is yung chef ng barko, I mean, yung bangka. Diba? So, amo ito niya nga, hiya talaga ito nag-ririg on na talagang yung bundol hira. Diba? Yes. So, dili kayo masaring na... Kaya lang naman magbinuwa. Unintentional. Pero my point is, unintentional, intentional, di ba kailangan gihapon, sir, ininuligan? Yes. Di ba? Kaya syempre, nakita ko na good ito nga nalubog na hira. Hello, Miss Jam, kahit nga sa gera, mayroong gera noon. Nakita ko rin sa video, sa footage talaga nila. No? Yung bang, between German and America, Germany and United States. May tinamaan na German, pero hindi namatay. Tinulungan pa siya, binuhat pa siya ng mga Amerikano, tapos tinambal. Mm-hmm. Si, kasi, hindi naman yung sinasabi natin na pag ikay naghihinga lupa doon, pwede mo pang isalba. Oo. Kasi pwede naman papag-usapan. You can save life. Oo. Tapos pag medyo kasi okay na, mo na lang kung ano, pag okay na siya, magaling na, sige, larga. Bago pumutok dito yung kuwan. Diba? Yan ang mga ano. Heartless. Pag wala ka namang laban, wala na. Eh, kaya nga, may naka-raise yung hands mo eh. Ibig sabihin, surrender ka doon. Mm-hmm. So, hindi yun pwedeng barilin kapag naka, ano. So, yan, tumutulong nga tayo doon sa mga, may mga na-aksidente. Babalik lang tayo doon. Yun pa kaya, no? Na andun na, diba? Nakikita na nila. Kaya lang yung statement talaga na after na mabundol, binalikan, inilawan, iniwan.
Magalabahin, nakakita ka. Ultimo nga ni, di ba, imagine sir, ito nga, makakita ka ng hayop, di ba? Na, syempre, nakita mo na, sigunta, palutang-lutang na, tapos buhay pa siya, anong gagawin mo? Pabayaan mo ba yan, di ba? Syempre, tutulungan mo, hayop yun, di ba? Yes. Minsan din, may nabubundol kang baboy. Tapos, grabe, all of the animals na pwedeng ano, Hindi. Sabi na lang, sorry Miss Jam. Sabi, okay, aso. Aso siya, no? Aso. Pwede. Nabundol siya. Tapos parang nangungurog pa. Babalikan siya. Mm-hmm. Dadamputin para maging kaldereta. Eh, grabe naman na what, diba? So, yun ang ginagawa din ng iba. Dere, ayos. Direk sigon, pag nakita ka na somebody is in need, itong bulig, di ba? So, why not extend your help? Kaya, syempre, especially itong incident, di ba? Nga, amot at gimba balik-balik nga, tinuyo man or diri tinuyo, di ba? Adto na itong, kumbaga, natuwad na, na ano na ito. Lumubog na eh, di ba? Nandun na eh. Tapos, yung tipong iilawan mo pa, di ba? Nakita mo na nga eh. Tapos, binabayaan mo lang. Iniwan mo pa, di ba? So, imagine kung wala doon yung Vietnam. Ano kaya iton mananabuit aton mga mangingisda na mga Pinoy. So, makaluluoy, di ba? So, iton di mo ma-imagine. Kung di mo ma-feel kasi iton kwan, kaya diri ikaw it-a-add to iton nga scenario or incident, diba? But what about the family hinin nga mga naguhulat in tawon? Siring panganan o sa nga asawa nga na interview, sir, bisan kuno ito waray grado, ito nga adto na usa dito nga mananagat ano, nakakaintindi itong hira kung ano itong tinuyo nga diri tinuyo. At saka, that's simple. Those are the things that we have to consider for humanitarian reasons. Mm-mm. No? Good morning nga pala kay Attorney Leslie Rose Adolfo. Siya ay nakikinig ngayon. Maybe kung matanong na natin din si Attorney Leslie kung anong kanyang opinion. Opinion lang naman, di ba? And then good morning kay Uncle Ray Marmita at saka si Christine Villablanca. Okay. Hello, Tintin. So, ganun yun, Ms. Jam. Ang ating pong oras ay ang ating pong oras, mga kaibigan, sa buong kapuluan, nagarap ng 22 minutes. Napatingin ako sa orasan, no? So, bakit nag-stop? Hindi, kasi nakita ko yung message ni Silvi. Kaya pala siya napahinto. Napahinto ako na. anyway, doon, sa dekada. Punta tayo sa stage. A promise ko na is a promise. Oh, yun. At least, maniniwala ka ba sa promise? Promise is made to be broken. Yan siya sabing pangako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Doon sa dekada. Kakanto ulit tayo sa stage. Kasi nung the last time na kami yung nag-host, ay isa ako doon sa kumakanta doon sa late section. At pangyayari ulit yun, syempre. Diba? Lalo na sikuan, inin. Wala na daw. Don't you worry. Wala na tayong lusot. Kakanta naman ulit ako. Dahil nakita niyo naman kumanta tayo doon. Sa late section band. Iba ganit hindi manit mga boses. So, bulig-lugod din nga Lady Got Talent. Ay, bukas, nasa RTR ako. Kasama natin ng provincial government about Leyte. Kasi may presentation tayo sa provincial governor's office. And then, LG Unite yun eh, no? Mm-hmm. Bukas sa RTR. Kung mayroon tayong mga huyuhoy mamayang gabi, kayo ay maghunuyosoy papunta doon. Ano naman ang ibig sabihin ng hunuyosoy? Pumunta kayo. I see. Mamasyad. Ito nga mga halarom na nga duro nga mga kuan. Panhunuyosoy ka muna yan, nga dutuyuhoy. Mm-hmm. Ito nga, house, sir, maglo-loading nga hawak kita. Pero bukas, yun, ay LG Unite. sa RTR Plaza. Kita-kita tayo bukas.
And then don't forget lang sa 22nd naman yung alumni homecoming ng Leyte Normal University. And good morning kay Bonnie James Fornelius at saka kay Christopher Maravilla. Okay. Miss Jam, napapansin ko lang yung ibang paaralan, ibang mga schools, no, ay nagsimula ng ang school year. Mm-hmm. Yung iba naman ay kagagraduate lang. Mm-hmm. And mayroon pang iba hindi pa tapos ang school year. Iba-iba ta, iba-iba yung schedule, kaya minsan nakakalito din, you know. Pero sana depende ay, sa school. Maayos na nila ito. Kasi yung iba pag sinabi natin kasing school year, usually nagsisimula yan is June, no? Mm-hmm. Ay, pero may yung, proposal kasi, sir. Yung iba naman ay summer naman is August. Mm-hmm. Di ba? Parang sa ibang bansa. Mm-hmm. Actually, sa US, August is summer. Also in China. So, yun din yung parang susundin dito ng curriculum, di ba? Mm-hmm. Bagat din niya ito na Pilipinas. Yan mo, pag tayo magka-chance ay... imbitahin natin si Dr. Ronello Firmo, no? Para naman na o kaya si ano, si regional director ng Department of Education. Marami din tayong dapat ma-invite dito eh. Especially yung regional director ng Philippine National Police. O kaya ng Bureau of Fire Protection. Mm-hmm. O kaya yung BJMP, no? Gusto ko rin malaman na especially sa ating food security, Ms. Jam, ay yung Department of Agriculture. Gusto ko rin ma-invite din dito sa ulit. Kung wala si Regional Director ng DA, ay siguro ko si ano, si Francis, Sir Francis Rosaroso ulit ang ma-invita natin. Kasi siya naman ang Information Officer ng Department of Agriculture. Regional Office. Busy pa kasi si ano, Sir Francis ngayon. Oo. Yeah. And then, wala namang problema dito naman sa Department of Environment and Natural Resources kasi na-invite naman natin sila pag mayroon tayong gustong malaman ng mga impormasyon, ay na-invite naman. Tayo naman ay pinaunlakan. Kaya lang hindi lang natin maano everyday. Sabi ko, tika sandali, gawin natin ano, next ano na lang Lunes. Oh, hindi si Miss Maita ang ating imbitahin dito, no? Para ma- the beautiful natin. Ma'am Maita. Yes. Oh, good morning nga pala diyan sa mga taga Arpo, ha. Ang public relations office, no, ng Regional Public Affairs Office ng Department of Environment and Natural Resources. Nandiyan yung chief, si Ma'am Maita Gomez Sukdang. Kasama niya, hindi ko nga pala nabanggit kahapon kasi wala dito si ano, Sir Johan. Nag-re-review na siya para sa susunod na bar, no, exams. Nasa Manila na. Tapos ngayon, gusto rin batiin ng mga ibang kasama natin dyan sa DNR, no? Si Sir Ogi, si Sir Said, at saka si Sir Yumir, no? Ganun din si Ma'am Rowena, si Ma'am Perlis, at saka si Ma'am Hedy. Diba? Good morning. And then syempre, ang ating Regional Executive Director, Attorney Crisaldi Barcelo ng DNR, and then si Dr. Art Salazar, mm-hmm, ang Assistant Regional Director. Okay? Ay kahapon ay... good morning, Mayor Martin Petilla. Dyan din sa ano, ha? Sa Bungto ng Palo. Si Mayor Martin Petilla. At saka syempre, ang magpapadayan. No? Si Mayor-elect Ann Petilla. Yes, maupay nga aga. Matumang posisyon siya sa July 1. Di na maiha. Di na maiha. Makikita na rin paano ang pagbalakad ng Palo Leyte. Yeah, syempre, good morning, Governor Dominic Petilla. Oh, syempre si Governor. Si Governor naman, patuloy talaga nagtatrabaho yan. Unstoppable. Oo. Sobrang sipag. Walang ano, makakapigil dyan. Good morning din siyempre kay Secretary Ikot Petilla, wherever you may be.
Kaya lang si Sec Ikot ay hindi nakasama kay Mayor Ann. Noong si Mayor Ann ay mag-guest of honor, siya yung speaker ng Huding Ceremony ng Eastern Visayas State University. Pero anyway, ang bilib ko lang doon na Miss Jam, paglapag na paglapag ng eroplano na sinakyan ni Mayor-elect Ann Petilla, diretso na doon sa ano ha, sa summit venue. Sa venue doon sa Summit Hotel, and then after ng siya ay maghuding at saka magsalita, balik siya sa airport, balik ng Manila. Ganon kahektik yung schedule. Ganon kasi kahektik yung schedule na, at ganon din ang pasalamat ng mga taga Eastern Visayas State University na pinaunlakan niya ang imbitasyon. How could you imagine, nasa Manila siya, no? Tapos dahil concerned siya sa ano, sa mga doctors and the masters ng Eastern Visayas State University, pumunta talaga siya rito. In fact, she is a member of the Board of Trustees or Regents ba ng Eastern Visayas State University. Mm-hmm. Yun. Kaya very normal, natural lamang na siya ay pupunta. Kasi isa siya sa mga opisyales ng late Eastern Visayas State University. Ang ating pong oras sa buong kapalawahan, mga kaibigan, ay ganap ng 9:30 in the morning. And you're still watching Aksyon Niya Na, Opinion ng Solusyon, right here at IBS 6 and 87.7 FM. Idol Radio. Good morning kay District Governor Buddy Estudillo. Colonel Estudillo, mga pahingaga. Ayos. And hope you're doing good. Gamayahan ang itawari mang kikita. Sanot baga kuan schedule. Anyway, Miss Jam, ano yung ano nangyari doon sa ano, may balita ka ba doon sa anong tawag doon? Yung investment? Actually, ongoing pa rin, 'di ba? Kasi syempre nakikiusap yung mga taga yung mga companies na yun na kuan inin bagat gusto nila gawing legalize ito na era kumpanya. Yes. So but the big question kasi doon is nag-start sila as ministry. So supposed to be they're not allowed to make any transaction, I mean business transaction, kasi kuan nga siya sa bagat ha, kuan manggurito ya sir, simbahan. Oo. So, nga tanan ito is tax-free, di ba, sir? Pagka simbahan, hindi mo ginagamit. So, wari kita ito nito ng government pag mga sugaritan. And how is it possible na nag-run ini nga business for how many years, tapos na-earn, di ba, each members, and including hininga ng mga namumuno, di ba? So, bagat sugarito nito. Na po. Bisan din doon talaga. Bisan anong klase, negosyo, o diri, may mga uanon. May mga uanon? Oo, the normal lada ito, sir. Oo, diri ha aton na lipunan. Siyempre, akala siguro na okay na. Kasi siyempre, malaki naman ang pera na inaipalabas nung election. Bagata, ano gud talaga't may ada nga da. Oh, di ba? Yung iba kasi suporta todo eh, no? Sa isang kandidato pagkatapos later on na nakatalo. Kanugon, hindi na naig kasi yung kanilang ano sinuportahan ay wala, patay negosyo. Bakit binuhos lahat doon? Tinulungan para masalba. O kaya para maprotehran yung kanilang negosyo. Kaso natalo yung sinuportahan nila. Ngayon, siyempre, alam naman ng kabila na ito yung sinuportahan nila. Mas lalo silang dudurugin at pupuksain ng nanalo. Oh, bagat lalo na pag malaki negosyo. So, okay. Na talaga ito sistema nga nanging
umiiral dinhi haton okay Pilipinas. Lang dudumot oo so sa, supposed to be ano waray ito ng mga suga dito na nagdudumot ka or mga any burdens nga dati mo heart actually ang tao daw ko no sir pag ikaw nagdudumot diri ikaw iton feeling mo ano bagat ikaw iton dihado but actually pag ikaw may da nagdudumot ka nga dat, may da kapag dumot iti mo kasing-kasing ikaw iton lugi kay ikaw it diri mga ngaturog balit amo na ito. That is tapos, why. Ikaw iton, bagat, ito nga gini-stress mo't imo mind per so many, ano, bagat, anong tawag iton nga mga things nga, bagat, waray pa yan na nabu, pero di ba't aton uta kasi is malikot siya, parang sorry ton. Mm-hmm. So, damo natin mga possibilities, sorry ton, nga waray pa man, so gini-stress mo, itim kalugaringon. Oh, ang maganda doon, kinakantahan lang ng El Bimbo, na to, no? Alam ko anong lyrics doon? Nasabihin lang na, pasad di lang sila. El Bimbo. El Bimbo yun eh. I was thinking parang kuan ito. Ganun na pala yung bago sa El Bimbo. Natawa naman ako doon. Di ba yun ang ano, tono ng El Bimbo? Pasad di lang sila. Abay, ewan. Iba kasi yung nasa isip ko na El Bimbo eh. Ah, oh, iba naman yun. Anyway, shout out kay Christopher Maravilla. Oh, salit, ito nga, di rin ako sir, maupay nga nagdudumot kayo no, sa nga tao. Yes. Kung may daman niya, ginhimo ka imo na maraot, then let it be kasi may ano naman, may Diyos naman na nakatingin, di ba? Yes. So, hiya na lang bahala magdarap. Minsan kasi, ang naging problema, okay, nagdumot siya. Tapos nalaman ng iyagin dudumtan niya, nagdudumot siya. Uh-huh. Okay, fine. Ngayon, dumating ang panahon na siya naman ang nangibabaw. Ngayon, nangailangan naman yung nagdudumot sa kanya. Hindi mo kalapit kasi, ihaw, katuyo. Yan yung mga nagagawa pag laging nanonood ng mga teleserye. Kasi... Oo, 'di ba? So pagka daw gusto mong yung matiwasay na ano, parang peaceful ba? Peaceful mind. Huwag ka daw manonood ng teleserye. Kasi sa teleserye, sir, laging ganon yung eksena, di ba? May inaapi, may naaapi, may nang-aapi, mga ganon, di ba? Tapos biglang si inapi, biglang yumaman, tapos pumalit naman. Parang ganon. Oh, di ba? Diba? Tapos so, para hindi maibigay yung kayamanan doon, ay gagawa ng mga paraan para masira ang isang tao. Oh, parang ganon, di ba? So, kaya nga, di ba, pagka... When I was parang nag-attend kami ng training, sabi niya, kung if you want to go out iton nga mga scenaryong ganyan, 'di ba? So do not watch iton nga mga teleserye. Yes. Siguro kung pwede kwan, pwede mga sine, 'di ba? Kayo mga isang anuhan lang 'yan eh, 'di ba? Pero kung mga teleserye, susubaybayan mo araw-araw, 'di ba? Maghihintay ka sir kung ano root man na nabubuhas, sine, buhas daw kay pagrarabutan ini. Diba? Hey, good morning pala kayo ano, ha? Engineer Edgardo Esperanzilla, ang ating Regional Director ng Department of Science and Technology. Good morning, Director Ed Esperanzilla. Nagpa-follow up si Miss Jam doon sa... Ano yun? As in. Basta alam mo na daw, sabi ni Miss Jam, na mayroon siyang pina-follow up sa iyo eh. Oo, tamang-tama na nag-lagon siya, nanonood. Good morning po, sir. Tapos sasabihin niya, sana hindi ako nanonood, hindi ako napapollow up. Grabe, ano, on-air talaga. Yun pa follow up, ano. Good morning din kay Jerry Capacio dyan sa Palo. Yes, good morning po, sir. So, ayun na nga, yun yung parang ano, sir, di ba, ito nga... Kung baga gusto nato na yung peaceful nga country, bagat tanggalon tayo itong mga attitude ng mga suga dito. Yes. Sa halip na magpasalamat talaga for any brand new day na bibigay sa iyo. Natawa ako doon sa kwan. Sabi, may nag-message siya sa akin, sir. Sabi niya, what about ako no, Miss Jam? If magkamayada ka daw kuno programa nga, itanong mo kay Miss Jam. I was about to post it. Yung message ni Ma'am Rosalyn Mendoza, Ate Lynn. Oo, natawa ako. Sabi ko, ah, talaga? Oo. Kasi pag ano, maraming itatanong sa'yo. Maraming, oo. Eh, maraming kang sasagot yan. Okay, syempre, sir, din niya kalibutan, full of, questions. So, puro na ako para, kang pag matalino ka ng tao, kailangan, ano ka eh, palatanong. And diba? Then there's only one... Pero may mga nagtatanong din, parang makulit lang, no? Ayo.
si Marty Lim, good morning to you. Alam mo, Miss Jam, may mga iba din yung bang magtatanong just for the sake of asking. Although alam na nila, pero para lang mapansin sila yung magtatanong. Akala ko magtatanong just for the sake of debate. Ay, yung iba naman ganun din. You know? O, diba? para alamin lang niya kung ikaw ay may alam doon. Parang ganun, nagkikipagdebate para sabihin na mas, you tapos, know, mas matalino siya sa'yo. Tatanungin. Ganun! Para lang mapahiya din. Bakit kaya may taong ganun? Anyway. Si ano ha? Ang ating Vice President for Luzon ng Eagle Scouts Organization of the Philippines, Eagle Scout Arvin D. Valencia, nanonood ngayon dyan sa, dyan sa Batangas City. Magandang umaga, Eagle Scout Arvin Valencia. Shout out din kay Jonathan Lim and kay Ma'am Marites Lagunsad. Maupay nga aga haiyungan, maupay nga pagkita. Ngan sugad man gihapon kan Nori Kacharo, maupay nga aga. Ngan maupay gihapon nga pagkita. Ayun, nagsusabay-bay ha ato niya na programa. At saka ano ha, ang very excited ako, Miss Jam, na magbukas na yung palengke para pag tabo day diyan sa Bungturang Palo ay hindi na mapupuno yung mga kalsada. Iba siguro. Mahusay na iton ko answer iton merkado hito. Kasi siguro ko, Miss Jam, hindi na maiha. Pag magbukas na yung palengke, doon na siguro sila ipepesto lang. Sa lahat hindi sa na, loob. Hindi na sa kalsada. No? Oo. Asya nga ni ko na ito, sir, nga gimbutangan ito ni, gimpabutangan ito ni Mayor Martin Pitilla. Ito ni na nga may area nga ni Hagawas in Atop. Diba? Para itong mga nagtatabo kun every, 'di ba, every Saturday. Hindi rin nahira magbubutanghin mga ano trapal, mga burta. Parang open kasi yung trapal kasi minsan yun ang nakaka ano, nakaka sagabal diyan sa kalsada kasi siyempre maglalagay ka ng tukod. Oo, 'di ba, bagat diba? Sugad ito. So kung mayroon yung atip ay hindi mo na kailangan pa na maglalagay ng tent dahil hindi naman mainit na dahil in a way mayroon ng pinalagyan na nga yung canopy doon, di ba? So, hindi ka naman hindi naman siya. Mahusay liwat hiya pagkiton, di ba? Oo, maganda naman tingnan talaga yung pinagawa nilang ano. Oo, labi na covered street, hindi yung covered ano, covered walk. covered street talaga 'yon. Intentionally para talaga itong mga magtarabo. Kasi parang Friday pa lang ng hapon andiyan na yan sila eh, nagpe-prepare. Kaya hindi ka na makapasok diyan pagka Friday evening kasi napaka-busy na, naghahanda na. Yung iba nga Friday nagbe-business na. Kaya syempre sir, itong iba din nga na bulig, I mean nagtatabo, indonti kang pa itong mga hagrayong nga mga lugar. Well, so, it may be so, no? Kaya lang, yung mga pinagpe-pestuhan nila, natatabunan yung mga nagninegosyo na doon. Oo, yung mga tindahan. Kaya ang ginagawa naman ng iba, naggagawa din sila ng pwesto dun sa labas ng kanilang tindahan. Oo, yun talaga. Yung parang kuha nila. Diba? Asya naman talaga ito at nahiaraan itong mga, syempre, especially di bungto ito natin. E paano yan? Kung magtatabo dyan sa palo, yung pwesto mo nasa itaas ng palengke? I don't know. Amo ito, dako nga kuhaan pa. Itong experimental, ano. Diba? So, experimental move. Experimental moves and plans. Diba? Pagkat, syempre, kinahanglan man ito, pag actual ka na kay makakasabot ka lang ito, sir, pag ada ka na, actual ka na, what to do, diba? Yan so, ang sinasabi natin, acting accordingly. Oh, bongga. Bongga. Kasi paano ka makakilos, hindi mo alam ang sitwasyon. Oh, yun nga, dapat diba? Alamin mo ang sitwasyon. That is why we have to act accordingly. Na yung iba kasi plano ng plano hindi naman nagagawa. Puro lang plano. Puro lang mga plano, no? It would be better kung anong sitwasyon para nakakapag take action ka accordingly. Plans kuno without actions is parang ano lang na naginip ka ng gising. Halimbawa, preparasyon nila ng ano, Miss Jam, yung di ba sa may meron tayong mga earthquake drill? Ito'y komento lang. Huwag lang kayo mag-aalala. Pero ganito yan. Earthquake drill. Drill sila ng drill. Drill ng drill. Tapos after ng drill, ay lumindol talaga. Actual lumindol. Wala silang nagawa. Yung kanilang pinag-aralan, hindi nila na-apply. Oh, tungo dito'ng kalisang. Oh, di ba?
Pero oh, syempre, sir, dako gapit at bulig kay pag-once well, na use kayo. Maybe so nga. O, oh, diba? Ah, may ito't importante pero, nga, you keep on practicing pa rin. Kay, you have to, ano, dapat kasi, ang ginawa nun, kalma lang, hindi yung nalilisan ka. Relax. Oh. Relax daw. Relax. Okay, ito lang ha. Suggestion lang ito. Paano ka nga magre-relax pag kaganoon na, di ba, yung scenario? ito yan, no? Ako nga, nagpapanik sa ganyan ha? Although we may be trained, no? Pero may kulang kasi doon. Anong kulang? Ang maging kalmado. Mm-hmm. Yeah. So, pag nagtuturo ka pala ng ganun, kailangan ituro mo din how to be, ano, yes. Kalmante. How to be calm. Oh, talaga. Kasi, magaling ka, pero nagpapanik ka. Di ba? Minsan paano kung may sakit kang kwan? Nervous. Nervous breakdown. Hindi ka kasi ano, ganito yun eh. Di ba mayroong mga brusko, may malalaki yung katawan. Katawan. Mm-mm. Tapos may dumaan lang na ipis. And say, ay! Ay, grabe naman. Parang pinaringgan mo ako dyan. Diba? Ouch naman dyan. Kaya ano. Kasi, hindi ka kasi naging kalmante. Hindi ka nag-aral ng pagiging kama. Ay, mas yung mga takot sa ipis. Maas ako itong kamot. Itong, di ba? Diri mo ito gintutuyo. Parang something na may dakay ito. Parang phobia. Hindi, ang problema kasi doon, eh, brusko eh. Ang laki ng katawan. So. Pero nung dumanan ngayon, ay! So, what's wrong? Eh, ganun siya eh. There was even the time na nagdadrive ako. Tapos, eh, parang, ano, sa tingin ni Dr. Boranta, ibabangga. Siya ko, tapos siya naman, uy, siya ko, relax. Pag ako mag-drive sa iyo, you're in safe hands. Mm. Madadara pa mo ba itong safe hands pagka Roscal ka mag-drive, di ba? Ang, ano, ang aksidente, split second lang yan. Oo nga, ay... Eh, alam mo naman, minsan talaga advance tayo mag-isip. Oh. Kaya... Dahil sa sobrang advance mag-isip. Oh. Ito na nag-git-git ba? Ito, oh. Di ba? May mga... Sobrang mag... I mean, ako talaga nag-iisip na ito ang mga... tawag ito? Possible na mangyayari. Kaya, ingat. Ha? Kung kayo ay magmamaneho, mga kaibigan, ingat kayo sa daan. No? Kasi... Hindi ka nakakasiguro. Walang ano ha, walang bulos ang igo. O paano yung pag nabundol ka, tapos sa gilid mo lang tinamaan, hindi yung sinasadya? O di, sabihin natin na, well, anyway, hindi mo naman sinasadya, okay lang, ako na lang magpapaayos. Oo, akala ko, iwan mo na lang. hindi naman ako, hindi naman ako yung mga babalikan, iilawan, iiwan. O, di ba? O, di ba? Kasi in any which way there is, and if there is any which way we could, tulungan dapat. Mm-hmm. No? Tutulungan. Oh, so amo ito. Hindi sa yung kabangay, mabuti kung kalsada yon, mabuti kung lupa yon. Idagat yun ha. Pwede lahira man babaktas or mandadlagan. Oo, pwede lang ako magkuhan. Tapos pwede na mag... pwede sabihin na, okay, fine. Okay lang kami, wari kami panggas, wari kami kung ano la, di ba? Okay lang, so ganito ka na. Pero ito kat halarong nga duro nga party ito na nakakaano. Kaya we also have ano to teach ating mga kabataan na lumangoy. May addition nyo din akong subject this year, Ms. Jam. May magtuturo din ako ng basic na basic yan na kailangan matuto kang lumangoy, di ba? Kay whatever happened, kailangan na kumbaga simba ko la ira-irahon na simpamanan ko andi di. Karahon na lang. Oo, di ba? Mahita si tubig or something, di ba? At least, maram maglangoy. Yes. Dapat, kasi sabi ko nga, na every Filipino boy and girl dapat marunong lumangoy. Kasi lahat. Hindi tayo konektado. No exemption. Hindi tayo konektado or hindi tayo isang mainland na buong buo, no? But we are an archipelago, no? Many islands surrounded by water. Mm-hmm. So we have to travel barko, aeroplano, tatawid sa tulay. No? Oo, mga ganun. Pati ilan lang ang tulay dito. It's only sa San Juanico Bridge. And then, yun lang. Tapos pagdating naman ng... Saka hindi naman yun, sir. Siyempre, usom dito, baha-baha.
Tapos sa Mindanao naman, doon ka naman sa Surigao, tatawid po ng Southern Leyte. So yun, going to Manila ay hindi ka nakakasiguro. Di ba? O, alimbawa, itong pauwi si Miss Jam noon ay sila'y nakakabundol. Kami yung binundol. Kami yung binundol. Pero yung bumundol ang nasawi. Oo, so sad si dalawa yung namatay. Oo, yan. Yeah, pero we're safe naman, di ba? So, amo ito natin papagpasalamat gihapon. No? Yeah, pero ang dapat lang natin gawin, eyes on the road, no? Kasi minsan ang mga drivers... Sometimes na ako, no? Bisan masan ka eyes on the road. Ini na maluwat ko, no? Very rude. Ini naman nga yung mga ging kakatapo, ini nga ibalot ng mga driver. Very rude. Very rude. Di ba? So... That's life, di ba? Miski anuhon ko ni mo pag-ingat. Pero, whatever it is, Miss Jam, kung sila ay hindi, pabayaan mo na lang. Kahit sila ay hindi. Oo. Ang importante, may da ka talaga, di da, gintatawag na presence of mind. Oo. Di ba? Kasi kailangan lang talaga natin, isisingit ko lang doon sa sinasabi mong presence of mind. Kung gusto ko, kayo magmamaneha, kayo magta-travel ng malayo-layo, mahabang travel, eh, dapat matulog ka sa gabi ng medyo maaga-aga. No? Kasi, minsan, nakakalimutan mo na ikaw pala nag-drive, akala mo matutulog ka na. So, nakakatulog ka if it's a long trip, if it's a long travel. So, ang gusto mo ay makatulog. Eh, paano ka pag makatulog ka? Eh, siyempre, hindi naman na automatic driving system ang mayroon ka sa sasakyan mo. Ay, babaong ka. May BMW na ngayon, sir, di ba? Sa ibang bansa, may automatic. Nung from the Netherlands going to Berlin, yun ang ginamit namin. BMW na pinabayaan lang namin. So, habang kumakain kami, tumatakbo yung sasakyan. So, mas baltok pa iya ito. Sabi ko, how could that be? It has a sensor. Sabi niya. Diba? So, tinitingnan niya talaga yung... So, kita kayo, wari mamang kita BMW, kuan lang na kita, baktas mintras wa. Yan ang BMW. Siyempre, baktas mintras wa. Baktas mintras wa. Mga di ay ito. Sabi sa Bisaya, di ba? Baktas mintras wa. Gamita diba talaga pag si Miss Jam ang kasama mo, kahit malungkot yung araw mo, pag si Miss Jam ang kasama mo, eh talagang ayos. Ay, talaga. Good morning nga pala ha, kay Ka Orly, at saka kay Kuya Mike, ano si Kuya Ray, si Ate Lin Lee, no? At saka si... Ate Fe. Ganun din si sino pa nandun? Si Ate Elsie and Kuya Lito. Ayun. Si Ate Elsie, si Kuya Lito. Tsaka okay na yung opisina mo dun na. Usap, no, na. Hindi yung sa akin, sir. Nagtatrabaho lang tayo dun. Gusto ko lang i-greet yung aking friends from Cagayan de Oro City. Nananaw karon si Jerome Monta from Cagayan de Oro City. And of course, say hi to Rowena, Hinupadto Charita, and Jingjing. Oh, hello sa inyong lahat dyan. Sige sila gulat, sir, na mananaw sila sa atong programa. And sad to say nga, diba sa CDO, iba yung segment from After Tulpo, diba sa atin na. So iba yung nakikita nila doon. So, I see. They keep waiting. Makikita lang nila sa Facebook Live. Oo. So maibuntag sa inyo diha, dyan sa, ano, diha sa Cagayan de Oro. Yes. Good morning. The last time I was there, to my mom, hi sa inyo. The last time I was there, maganda at maliwalas ang panahon. Sa CDO. Sa CDO. Ito ba yung Carne Norte? Grabe talaga. Grabe talaga, sir. Sabi ni Ma'am Sylvia, ikaw talaga, Miss Jam, marami kang hugot. Oo, oh, ganun talaga yan. Kahit ano. Hugot talaga, ma'am. Yan mo, alang Sylvia, alang Sylvia. Ay na po, ma'am. Yan mo, Sylvia, pag dating mo. Eh, sorry, nasasanay ako sa may mga ali. Sylvia. Kung makaali ka, para kang hindi manong. Eh, kaya nga eh. Don't you worry, Sylvia, pag uwi mo ay papakilala, magkikita kayo ni Miss Jam. Hopefully soon. Personally. Ang daming hugot. Bibitbitin ko si Miss Jam doon sa ano natin, dekada. Sige, ano ka nga di? You're not invited.
Siya, ano pa kaya ulit? Pagbubuot ka kung namutak gusto. Ay, Dolor, di ba? So, tapos sasabihin, siya ka muna, I will go homer. Ano daw? I will go homer. Go homer. Oh, kung ano. Hindi kasi yung kausap niya si Homer eh. Kaya sabi niya, go Homer. Niya, so, I will go, Homer. di ba? Okay, manong Chito. Ganun na simple. Oo, di ba? Natawa nga ako doon sa pagbinato ka na ng bato, di ba? Anong sagot? Batuin mo ng tinapay? Hindi. Kasama yung garapon. Magdala ka ng garapon. Imalmal mo. Huwag mo nang batuin, imalmal. Diyon? Kasi pag hindi mabasa, madadalo mo pa pa uwi yung hindi ano. Hindi rin, di ba? Pag binato ka ng bato, magdala ka ng garapon. Anong purpose ng garapon? Lagay mo sa loob. Pag kailangan mo na, ibigay mo kay Ding. Ganyan lang yun. Kinder na pala. parang yan lang, gawin mo lang yung buhay mo na parang masaya lang, di ba? Despite of ano pa man. Ako, alam niyo, nawawala din ng problema ng lahat ng tao dito sa estasyon pag nandito sa Miss Jam. Kasi ito yung nagpapatawa. Maringasa, ito yung nagpapatawa. Idol ito ng bayan dito eh. Charot! Hindi naman, di ba? Tsaka ano, hindi ko alam kung joker siya o comedian. Kasi magkaiba daw ang comedian tsaka joker eh. Oh, magkaiba talaga yan, sir. Spelling pa lang iba na talaga yan. Sabi niya, I'm not a joker, I'm a comedian. Are you joking me? Oh, di ba? But anyway. Ganun lang yun, siyempre. Oh, anyways, ang importante, sir, magbubukas na yung palo. Oh. Diba? Sa mga nag-aabang ng mga kung kailan, diba? Mm. It will be announced soon, so soon, diba? Ito nila, pag-aabri nga da. And excited kita, sir, syempre proud nga igpaparayaw itong bungto, itong palo, itong kahusay, yes, and public market. Nakita kasi natin na napakaganda bagat na mall, natin. Bagat mall, diba? Oh, para siyang mall. Mm-mm. And then, you will not be bored going upstairs. Kasi marami din ang mga makikita doon sa taas. No? Kala ko may kasi elevator. Yung iba, parang narinig ko, sir, may elevator eh. Kasi yung iba, di ba, makikita mo yung ibang market area na hindi ka na parang gustong pumunta sa itaas kasi nakatamad. Ay boring, kakatamad doon. Tapos, yung mga paninda. Ayun. So, nalulugi minsan ang nasa taas kasi hindi napapansin. Ang kanila lang ay dito lamang sa baba. No? Kaya pero marami ito, nagagawan yung pwesto sa baba. Pero ito naman dito ay talagang you will be more excited going up. Kasi siyempre para kasi ano din, eh, well-planned. Diba? Pag makita mo naman, kasi itong hindi ito yung paturapak lang na ilalagay dyan na kahit saan Miss Jam ang mga pwesto. No? I like that word, paturapak. Ang ba, parang kuan ba? Parang paano lang? Baliw. Ano ba? Ano ba yung kanon? Parang pataka kalahin, ano? Oh, yes, pataka lang. Hin, butang-butang. Grouping ito. Ito yung mga group ng mga damit. Para hindi siya unfair na, di ba, yung iba na sa baba, tapos ikaw lang yung sasadyain, papunta sa, ano, upstairs, di ba? Yung bang, pag sinabing kailangan ko ng, device ng kuan. Isa lang yung alam mo. Punta ka doon sa ano, sa level sa nito, nandun na, pili ka doon. Hindi yung anong hindi yung sasabihin na huwag ka nang pumunta sa taas, meron dito. Meron kami dito sa baba, so kawawa naman yung kawawa yung nasa taas, hindi na pupuntahan, di ba? Kaya salute talaga kay Mayor Martin Pitilia. Tapos alam mo, ang mga kaibigan, pag si Miss Jam ang magulagay daw ng pwesto, magbebe, magtitinda siya ng wala sa lahat. Para sila lang pupunta. Wala pa lang paninda. Asya. Oo, di ba? Paki-explain yung sinasabi mong paturapak. Yung komba. Ayan, kasi gumagamit ka kasi ng medyo sobrang lalim na kuan itong waray. Di ba? Indiscriminate. Indiscriminate firing. yung explanation about paturapak? I see. For sure. Naman. Ganun yan. Yung bang kahit ano, yung bang kahit saan salpak. Nahirapan si Sir Explain. Hindi, yun yan. Yung bang hindi mo pinag-iisipan.
Ah, o parang padalos-dalos ka ng ano? Yes. Parang padalos-dalos ka ng desisyon. Mm-hmm. Ah, yun pala yun. Yan ang paturap. Asya ito't maupay kay nahibabaro kita itong mga heglarom ng mga waray. Paturap. Paturapak. Paturapak. Anyway. May din ako bago. Huwag na tayo mag-uusap-usap ng kahit anong paturapak, Ms. Jam, kasi... Pero hinubatanggara na natin kuan. Kaya baga na-nervous na, pag kita yung nakinangalimot ako in nga rin niya. Brin. Ano? Brisio. Ano? Hindi. Agapito. Basta mga pangalan na Agapito. Brisio. Agapan mo. Basta yun na yun. Anyways. Anyway, ladies and gentlemen. Ano yung sinasabi ni Ms. Jam? I enjoyed the program today. This has been the program, Aksyon Nyo Na, Opinion Resolution, right here at iBusiness 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. At ito naman po si Jam Moron, and of course, damo nga salamat ni Daddy Hat on technical side. Daddy, abay-abay, good nato na ni Permihi, Agapito, Briso. Oh, di ba? Anak na nunumduman ito, Briso. Diba? And Hinoy Itado, yan ha, transmitter site, gwapong Agapito. Oh, nangadi. Siguro, ano ba yan ang Adlaw Martes? Siguro, Sir Bobet Palmyra Itaadto. Ayan. So, and of course, damugyap nga salamat itaton station manager, Engineer Gilbert Militante. Maraming maraming salamat po. And, syempre, damo nga salamat itaton na taga-subaybay, ha, IBC6. And of course, namamati haton at 87.7 FM Idol Radio. Pati na din po yung mga nagsusubaybay sa ating Facebook Live. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsawang panoorin kami everyday. See you again tomorrow. Ayos! This has been the program you love to share. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ung Solusyon, with the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ung Solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ung Solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBusiness 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ung Solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam.